Hi guys! Welcome to my channel. This is Ace on DIY. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa itong seat cushion para sa shoe cabinet na ginawa ko. Okay guys, so let's get started. So, ang gagamitin nating tools and materials sa project na to, staple gun, gunting, ruler, lapis pang sulat, at syempre yung karayom at sinulid, 1/2 na plywood. Hindi pwedeng 1/4 plywood dito kasi masyadong manipis at lalagpas yung bala ng staple gun. At syempre yung Uratex foam na 2 inches ang kapal. At yung tela na gagamitin ko dito is lumang kurtina. Makapal yung tela na to, so pwede na siya gawin pambalot. At gagamitan ko rin ng double adhesive tape. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Okay, so umpisahan na natin guys. So, ang unang gagawin natin dito, kukunan natin ng sukat yung side. Ito, kasama yung plywood. So, ito, nasa 6 cm, kasama yung foam at plywood. Tapos, mag-a-allowance tayo dito pang tupi. Nasa 3 cm siguro, pwede na yun. So, 6 plus 3, so magiging 9. So, itong side na to, bawat side paikot is 9 cm. 9 cm. Nga pala guys, yung foam na gagamitin natin, mas malapad siya ng kaunti kaysa din sa plywood na ilalagay natin. Siguro yung bawat sides, meron lang mga difference sa 3 mm bawat sides. Natabas na natin yung tela. Ngayon naman, ito, babawasan natin yung bawat kanto. Mag-a-allowance tayo dito kahit kalahating inches lang. Okay. Para sa kasitatahian natin dito. Mano-manong pagtatahi lang ang gagawin natin dito kasi wala akong machine. Mas maganda na rin para makarelate po ang lahat, lalo na dun sa walang machine. Pero pag meron ka, ay mas maganda para mapabilis yung gagawin mo. So, natabas na natin guys. So, bali ito, itutupi mo siya bawat kanto ulit, lahat ng kanto. Ganitoin mo. Itong line na sinulat natin, diyan tayo magtatahi. Para hindi tayo mahirapan magtahi, itong sa labas, lalagyan ko ng double adhesive tape. Okay. Yung paglalagay ng double-sided tape, optional lang yan. Itong sa akin, nilagyan ko ng tape para hindi ako mahirapan magtahi. So okay guys, nalagyan na natin siya ng double adhesive tape. Hindi na tayo mahirapan magtahi. Tatahiin natin to, mano-mano, kakamahin lang natin. Yung klase ng stitch ang gagawin ko dito guys, yung tinatawag yung back stitch. Yung katulad ng nasa screen sa taas, ganyan guys. So natahi ko na yung unang kanto. So ganyan din ang gagawin natin sa lahat ng corner. Ayan na guys, natahi ko na lahat ng kanto. Ngayon naman ilalagay ko na yung foam para mailagay na rin natin yung plywood. Bago ko siya lagyan ng staple wire guys, tinutupian ko muna ng kaunti para hindi nakalawit yung mga parang sinulid sa tela. So ayun na siya guys, natapos na natin. Ayan. Ito yung mga tinahi natin sa kanto. Ayan, so okay. Yung sa ilalim naman. Ayan.
Yun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like na rin. Kung meron po kayong mga katanungan, pakilagay na lang po sa comment section. Thank you so much for watching and see you on my next vlog, guys.